Alright mga ka-mercs, so ayan, magpapalit tayo ng ating butterfly sa ating manibela. Then palitan din natin ng stock carburetor natin. Yan, yung butterfly natin, need natin palitan kasi wala tayong clip na lalagyan ng mga bolts para mas safety siya. Then yan, magpapalit din tayo ng front shock oil seal. Yan, kasi may tag na siya, yung pinaka left natin na shock. Palitan natin yan. Ayan na. Gawin na natin yan mga ka-mercs. Ito pala mga ka-mercs ang ipapalit natin. Then ito ang stock carb natin, 22mm versus 24mm na Kehin. So ito yung piston niya. So medyo mas malaki siya compare as stock natin. Kakabit natin ngayon niya. Ito pala yung nabili natin na butterfly. So tinanggalan natin yung manibela mga ka-mercs. So, para mahugot na natin ang front shock natin, then re-repaint pala natin yan ng black. So, ito yung butterfly natin para mag-fix ang ating inner tube kasi maluwag siya sa ating stock. So, ayan mga ka-mercs, napalitan na natin ang ating oil seal. So, matagal na talaga siya. Marumi na rin siya kaya medyo nagtatagas na siya. So, ayan, pinalitan na natin ang bago para mapasok na natin ang inner tube natin. So yan mga ka-mercs, tatagay na tayo. Ay, este maglalagay ng ATF. So, ang advisable sa akin, ATF kasi tested ko na yan sa aking mga shock na kinakabit sa harap. So, pwede rin kayo gumamit ng ibang gear oil para mas malambot. Na-tested ko na rin kasi yung 2T. So, malagkit siya kaya hindi siya masyado naglalaro. So, ATF tayo mga ka-mercs. Salin na natin mga ka-mercs. Make sure lang kasukat ng stock na sukat ang ATF nyo kasi minsan pag napasobra kayo matigas siya. Pag kulang naman yun medyo malambot, sobrang lambot niya. Kaya make sure lang na tama yung level ng ATF na ilalagay nyo. So ayan mga ka-mercs, tapos na naman tayo. So don't forget to hit like and subscribe sa aking YouTube channel at Dance Mercs. So ayan mga ka-mercs, thank you for watching!